Now, the thing is, most of the food, but may esto, food lang, that we eat today were actually created through traditional breeding methods. Kaso po, yung pag-change or pag-breed ng plants through selective breeding or through traditional breeding methods can actually take a longer time. And it's difficult to make very specific changes. Kasi after nila mag-breed, or after natin piliin yung may desirable characteristics, hindi pa din naman nila masisigurado na yung offspring po is merong, paano ba? Or meron itong tinatawag na lahat na lang siya maganda yung traits. Siyempre, may susulpot at susulpot pa din na hindi maganda yung trait. So, ang ginawa nila para ma-perfect nila yon, matagal na panahon at maraming oras yung kailangang i-Google. And nahihirapan sila sa paraan na to. Kasi nga, bukod sa oras, magastos din. Di pa nila na-specify yung mga changes na gusto nila within a particular organism. So, after traditional breeding, yung mga scientists, mga researchers, they actually develop the so-called genetic engineering. And then they were able to make similar changes in a more specific way and in the shorter amount of time. So, nasolve na agad yung problema noong selective breeding. So, ano nga po ba itong genetic engineering at pati yung result nila na genetically modified organisms or crops? Here is it. Paano muna nag-start? Si Herbert Boyer and si Stanley Cohen, they are the two scientists who developed this method. Yung ginagawa nila, they try to cut out a gene from one organism and paste it into a particular organism na gusto nilang i-change. Ito yung parang ano ha, layman's explanation. Kasi marami na ngayong processes na related sa genetic engineering and genetic modification. Yung very specific talaga. So, using this method po, they transfer a gene that encodes antibiotic resistance, for example, yung gusto nilang mangyari, from one strain of bacteria into the other, bestowing antibiotic resistance upon the recipient. So, ito yung pinakauna nilang ginawa regarding the antibiotic resistance para ma-solve nila ito po. So, here is the timeline. 30,000 BC, nagsimula yung artificial selection. Hindi ko na dito in-include, pero kasama yon. 7,800 BCE, yung mga oldest evidence po ng artificial selected crops, papasok. But then, yung enormous na GMO technology, it existed noong 1973. Again, where Herbert Boyer and Stanley Cohen worked together to engineer the first successful genetically engineered organisms para magkaroon sila ng antibiotic resistance. Next is 1974 na, nakakreate na ng first GE animals. 1975, marami ng guidelines regarding this. Itong 1980, US Supreme Court allows patenting. Ibig sabihin, naka-copy na, nabibigyan na ng copy para ma-reproduce. And then 1982, FDA approves Humulin. This is the human insulin. Ito yung first pharmaceutical manufactured drug using GE technology. Kasi before po, yung insulin is kinukuha siya from the pigs and cows dun sa pancreas nila. So, ine-extract pa dun. So, napakaraming process at the same time, napakatagal bago nila makuha yung
kailangan nilang insulin. At the same time, napakagastos din. But then, nung inintroduce po yung Humulin, there is this great breakthrough using GE technology and inapprove agad siya ng FDA. Next, Flavor Saver Tomatoes. Ito na. Ito yung pinakaunang genetically engineered food crop approved by the US Department of Agriculture. But natigil din to, I think, kasi may mga lapses pa. And then 1995, yung EPA na US, it approves the first insecticide producing crop. Meaning to say, hindi mo na kailangang maglagay pa ng insecticide dahil yung mismong crop, yung mismong pananim na yon, kaya na niyang protektahan yung sarili niya. Next, herbicide resistant crops first introduced. Golden rice engineered to mitigate vitamin A deficiency. Later on, makikita niyo to. And then another one is the pharmaceutical atrin becomes the first biological product produced by a GE animal that is to be approved by the US FDA 2019. So, kung iisipin ninyo, I have to clear this out kasi ang daming nalilito. Yung genetic engineering po is actually the process, ha? And then yung genetically modified organisms, genetically modified crops, transgenic plant, transgenic animals, sila po yung products. How are GMOs made? Though may example na kanina. First, ang ginagawa po is ina-identify yung genetic information that gives an organism, plant man siya, animal man siya, or microorganism man siya, a desired trait. And then, yung gene na yun, ikakopy po from that organism, and then i-insert yung information doon sa DNA naman ng paglalagyan mo na organism. And then, they grow the new organism. So, this is just the general steps or the general explanation. Kasi may specified explanation pa regarding this. Siyempre, gusto ko lang makuha ninyo yung gist para hindi kayo ma-stress doon sa mga complexities. Ayan. So, for example, kukuha ng ganito, ina-identify muna nila yung trait na gusto nilang ilipat. Ayan. And then, i-isolate nila yung trait na yon or yung gene din na yon. After that, insert the desired trait doon sa bagong genome. Ganito na ang mangyayari. Ito yung new gene, di ba? And then, ilalagay mo siya doon sa gene ng isang organism. Ayan na, insert na. It's cut and pasted into a plasmid. Plasmid yung tawag. Using, of course, the enzymes. And then, one process, pwedeng ang pag-insert dito po sa ating plasmid is through a gene gun. Literal na may pamamaril doon sa ating genetic material. Or pwedeng may plasmid. Tulad ng sinabi ko kanina. Okay? Now, after po nila ma-incorporate, tsaka na nila i-grow. So, carefully, may mga tinatawag tayong processes na ginagawa na kung saan minomonitor nila, nire-replicate nila, ini-ensure nila na tama yung health ng growing na GMO. So, dapat yung growth condition nun is controlled din para successful yung pag-grow ng GM plant. So, genetically modified organisms, or more commonly called as GMOs, are organisms or microorganisms whose genetic makeup have been manipulated by artificially inserting components of another organism. Ano nga ba ang purpose nito? First, higher yields, longer